Ondas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacañang. Itinayo ang Malacañang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacañang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Etong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since Undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No. Not really. Not really. Pero sige. Never mind. We're going. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula dun sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisigaw ako dito. At tumakbo ko, sinabi ko, sinubo ko sa security, sabi ko, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Still find that hard to believe. Ay, nako, it's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka ano, mukhang may lindol. Kasi pag lindol, makikita mo, gumagalaw-galaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, kakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Nagpumas ng pag-isa. Kagabi, isasara yan. Sarado yan. Hindi naman lock, pero nakasara. Pagbalik niya, mas na. Sarado na yan. So, pinamayaan ngayon yan. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, Minsan, ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, pag tingin mo na ganun, ramdam sa likod, maglalakad ka. Tinitig mo ko, nilalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na may tatagang, alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko.
kung may tao siya. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga anim kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Eh, malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. Alas dos ng umaga yun. Alaala ko yun eh. Alas dos ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko at inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Eh, paano yung... Anong gagawin? Maybe if we had ended up living here in the palace. My God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacañang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat.